Lord. Thank you.
Okay, maayong buntag po sa pangalan sa ating Panginoong Jesucristo. Welcome po sa listening mo ni Elisha Noco. Amen. Sa mga nina, mga ninong, salamat po sa inyo dahil kung wala po kayo, hindi po magawa natin ang paghandog sa kay Elisha. Tama ba yun? Elisha no Noco. Yan. Okay. Sa gihapon, maayo na aga sa tanan. Feel free po kita kay kini nga kagahon mahatag po ako si Lydia kung ngano nga ang bata amen at atong ididikar ihalad sa Ginoo amen nga kasagaran nga ginahimo mga igsoon dili man ni nato no ma-deny na kadaghanan nga ginahimo sa mga bata ginabunyagan. Ang tawag ani sa uban is bunyag. Pero gusto na kong ipaabot na to karon na si Elisha Noco dili nato siya gitawag na bunyagan kung dili dedication o christening, no? Usa sa mga akong nakuha nga kalugan sa christening mga igsoon is that to bring a child to Christ. Amen. So atong dagon, atong ihalag ang bata mga igsoon at to ka Kristo. O at isa mga igsoon atong himuon, mabasa ko o mga pipilaka mga versikulo sa balaan na kasulatan diin mauni ang pasintaranan mga igsoon sa atong pagahimuon karon. So, biblically speaking mga igsoon, ang bata po ay diri po ginabunyagan. Ini po ginahalad po ini amen sa Ginoo. Kaya saan ko po dapat bunyagan ang tao? Sa sinasabi ko po, biblically speaking, ang Biblia nagasabi na repent and be baptized every one of you for the remission of sin. No? Ilangan magsisi at binyagan. So, ibig sabihin, ang tao bago binyagan, dapat po ay nakapagsisi. So, sa kalagayan po ni Elisha Noco, mga igsoon, hindi pa po siya makapag-repent. Well, magbasa ko sa banal na kasulatan mga igsoon, ingon pa sa Psalms 157, verse 3, ingon din ni, children are gift from the Lord. A productive womb, the Lord's reward. So, ang bata daw, mauni ang itawag mga igsoon na gift, regalo, gikan sa Ginoo. So, muna dapat pasalamatan amen sa mga ginikanan amen ni Yago Chucho na itagaan sila ang anak. Kaya sa tinuod lang, daghan ba yan ta, no? Atong makita, daghan ba yan ang mga mag-asawa na wala kitang taong marigaluhi ang anak. Unya, usaka sa inilunggo pa, isang ikabugal sa ginikanan na magkanaay anak. Amen. So, makasasubo po, no, murag, ninyong tarong makasasubo sa mga ginikanan na wala sila nahatagan o anak. Kay, murag, sa ako lang, speaking from my experience, of course, malipayon ko kay itagaan niyong anak sa Ginoo. Unya, ang uban gamit mga igsoon, ang ilang ginahimo, nag-adapt na lang silang mga bata, eh aron para mahimong kompleto ang ilang kinabuhi. Now, there is a Biblia
Biblia mangingsuon, ang Biblia nag-ingon nga ang bata daw regalo ni sa Dios ngadto sa ato. Ngari sa ato ah, ngari sa mga ginikanan. So ang productive worm na mangingsuon daw ang akong isgot na gagawin na katong walang anak, katong mga bearing, no, mga ditawag na bahong. No? Ang productive worm na mangingsuon, maunay usag ka buhat nga regalo sa Ginoo sa atoa na iyang mga creation bilang tayo, bilang nilalang sa mundong ibabaw. Now, iling bata na tipiyal sa kaihado sa kakaihada, amen, o sanig ka panalangin para sa ilang pamilya. Iyado, si Alicia Joy, Alicia Nova, Alicia Nova, o sanig ka dako nga regalo na gikan sa Ginoo para sa inyo. O niya, pagkanaw na ko, kagaling ng buntag sa tarpulin, akong ihap, kung pilang mong bata na ihap, do sige ko mo, pinag naghanap sa gusto niya nung inihanda ang bata ko eh. Amen. Ingon ako, o sa kitadosina ang ilang mga damang ko ni Anin, kay sa tinuon lang bitaw, ka ako niya to, no, ha, maistorya tamang gini. Pag pangulitaw na ako kung misis niya, kineng ko po, wapo ko tagang may problema yan, wakit siya mo, do kayo, tando, dobli-dobli pag anin. O niya, sadyang kami na, yung pagani nila, kami na. O niya, pero mag-trato na ba yan? May ganong plano na ba yan? Mabot na kasi yan, si Ada. Ingon na yan, kanang mag-asawa na ganita, mag-himutag na ganita. O niya, mausad na ang akong iyong misis na mga ito yun ang akong gusto mo yung inahan sa kong mga anak. Niya, daghan yun. Daghan ka po. O niya, o sa may mga plano, kasi sa pamilya dapat pinaplano. Sabi nga sa health center, kita na ko nga, maski niya rin sa hospital, kita na ko nga na ay ginikanan, yan ay mga bata na dagalan ng palito, kung sila'y mahal niyo magplano. Yan. Ang pagpamilya mo, muli ang Osaka panulundo na ito. This is the first institution na i-build sa Ginoo. Amen. Yan, creation sa Garden of Eden. Yan, kanon, kini si Alicia Nova, muli ang bunga sa ilang pag-inigong mahal ni Ado Juju o ni Iyada. Niya, muna ni Atakaron, ang pinakarason niyo niya nung ni Atakaron, tungkol kay mahimo ang witness na kining duha, ilahanin itugyan, ilang ihalad, ang ilang anak, nga gipiyal sa Ginoo ni ang ilang karon. So sa mga ninong o ninang, namutana si Iyado Diyo kanahang pila daw kabuok na pwede niyo ang ilang ninong o ninang. Ito na ko. Kung kilang inyong gusto. O niya, kini sila, daghan pa yan sila kami ito. Daghan ko na sila kami ito. Daghan ka ila. Pero usap mo, nga napili nila na mahimong ninang o ninong sa ilang anak. Ang buti pasabot, nakita nila diha sa inyo, sa inyong personalidad, nakita nila nga alayan mong himuon nga ikaduhang ginikanan sa ilang anak. Muna makaimon ko nga mura mga bulahan yun ang mga ninong o ninang karon. Tungon kay kamo mga inapili para nga himuon mo nga ginikanan. Amen. Young parents, ang another term na nagsuad sa atong inanak no is kita tawagun ka o co-parents. Masig ka ginikanan. No? O niya, ang masigkag, ang ginikanan, doon na sa'yo itawag na right. Amen. Doon na sa'yo authority. Ihatag sa inyo ang authority.
Amen. Sa duha. Amen. Dili mong bata lang inyong ilang anak ihatag sa inyo ang authority para na aduna may katungod nga padlong, aduna may katungod nga matapang, aduna may katungod nga mapasunod sa tinto, mapasunod sa maayo para sa ilang anak. So ilang nakita ang itsoon, siguro ako makaila sa inyo ha, ilang nakita nga alayan yun kong himoon na ehemplo para sa ilang anak. Mga ba yan o? Yan ang mga ba? O, takawa mo ulit. So, ang Ginoo nakakita sa inyong mga kasing-kasing, o niya, nakakita sa inyong mga timuha, sa inyong mga pangandoy, sa inyong kinabuhi. O, tungkol kayo kini, regalo man, nagikan sa Ginoo, of course, ang atong mahimong mag-igsoon is to bring back, no? Atong ibalik ang pagpasalamat sa Ginoo. Dahil dihatag man ang ingon na regalo ihado sa Ginoo nga namin nyo. Ingon nga damang duha nagkahit. Hindi kong maay, ingon nga mone ang bunga sa inyong pagminahalay. Amen. O, niya ang kongregasyon, mga kapila sa mga kongregasyon, atong nag-uoban ka rin din ng Isoon, aron nga mahimo na witness. Now, si Jesus Christ na Isoon may usa nato kabasihan. Muna nga, kung ingon sa inyo galina, biblically speaking, ang bata po ay atong ihalat. Asa man ang atong basihan? Si Jesus Christ, sa dihan po nga nataw siya after 8 days po, i-circumcise siya, niya paghaman na gidala siya sa templo. Sa Lucas chapter 2 verse 22, ino din he, while the time came for the purification according to the law of Moses, Joseph and Mary took Jesus up to Jerusalem to present him to the Lord. To dedicate him, to present him to the Lord. So si Jesus Christ resurrected, saktang bata pa siya, gidala siya sa templo diin sa Jerusalem. O dito, ihalad siya, gidala siya, ipresensya diha sa Ginoo mga Igsoon. So mausan ni ang atong gihimo. Kato sila si Maria o si Jose, misal ka lang sila, kamo nilugsong ako. Okay, ikan dito sa Rafael, pakali ni rin. Amen. Para na ihalad ang bata. So, mali ang atong pagkahimungon karon. Now, taros ang ibuniyagan si Jesus Christ. Nga, mauni ang ginahimo, mangiksoon sa mga bata. Atong tanawang si Jesus Christ, kung ano sa asya sa ibuniyagan. Sa Matthew chapter 3, atong mabasa ang iksoon ng tutong istorya na naglakaw si Jesus Christ pangadto sa Jordan. O pila kabilyang iyang ilakat mga iksoon, naglakat siya para siya buniyagan. O niya, may palipad pagani si John the Baptist, ingon pa ni John the Baptist, dili ginuoy. Ako magani, dapat ang imong buniyagan. O niya, ikaw, ako na noon ang buniyag niyo. Pero may ingon ang Ginoo, pasante lang ning atong himuon karon, because for us to fulfill the righteousness. So ang baptism mga iksoon is fulfilling the righteousness. Pero kailan ito ginagawa? Kapag ka ang tao po ay nakakaunawa na po. Sabi ng Mark chapter 16 verse 16, ang mutuo o magbabunyag maluwas. Apan ang dili hukman sa silog. Kung sa kuno, ang mutuo o niyang magbabunyag, inahanglan o sa magbabunyagan dapat mutuo. O si Elisha Nova, ato na siyang sortihan karon sa bulong sa Ginoo. Mahingo ka na, oh! Yan. Ingon po sa Acts chapter 2 verse 38 na busa paghinursul ka mo. O niya, magpabautismo, magpabunia ang kada usa sa inyo sa ngalan ni Heso Kristo tungod sa kapasailuan sa inyong mga sala o manawat ninyo ang gasa na mauang Espiritu. So, una, antes ang buniyati ay tinahanglan mag-hinursol.
So sa kalagayan ni Ilusinova, bisa sa kinasasigur sa atong dini, mga nina, nino, o mga witness sa atong dini, mura di mabukit na maka tando ko na yung taki ni si Ilusinova, baka hinulusol na. Tanawa rao, nagsigikog tabi dini, o niya, namati pa, wa na naman, wala man siya kasabot sa iyang sitwasyon, sa iyang kahintang. Huwag ganyan niya sa kibawang buong sa tarong dini. Ganong naghan man ang tao. O, di ba? So, ang ato dili ang pinakapunto dili nga ang maong bata sama sa gihimo kang Ginoong Hesus Kristo nga binsan sa kamay pa siya, ihalad siya sa Diyos. So, o sa niya nga tungingon sa kay Ilusinova. Ato siya ihalad sa Ginoo, atong pasalamatan ng Ginoo sa iyang regalo. Iyan o, atong pasalamatan ng Ginoo karon nga giregaluhan mo o usang anak. Buhutan nga, mahimong buhutan, mahimong iyaan sa Ginoo. Well, di mabunta kayo nga, suntil kinipataan kay Parahilak. Suntil kinipataan kay anak na tama ka, determine nga inaanas siya ko nagatubo. So ang atong himuon ka nun, atong ihalad sa Ginoo na magtubo siya magisuron na ang protection sa Ginoo, ano na inyong mahangkon, o ang Ginoo mag-protection ka niya, kanunay mag-atabo niya, kanunay sa matagalog niya, labaw sa tanan, magkalakaw, sumala sa kabubuton sa Ginoo. Kaya maubay ang gusto sa Ginoo, naingon pa niya sa mag-asawa ay, hindi pala kung hindi ni kasala, ingon pa niya, ingon pa sa Ginoo, nga, go and replenish the earth. Yang inan si Adan o si Iba. Lakad mo niya, punan ninyo ang kalibutan. Mauni ang hinungdan, ang uban, abitan ninyo nga, maabitaw na brad nga, padaghagi ko nga na, bisag tingsang nga diyan, paangkan, dili na mao. Kung na nagsunod, nagsunod brad sa Ginoo, dili na mao, pwede kang mga nagdaghan. Di alam siya magagaling masawa, sama ni Edo Diyo, na nagdosin ka mo, siyaro. Dahil magtrato mo, niya ko kapasigawan. Kanya ko, tama naman na, kanaang manganak mo o kanaang napulong. Eh, mo pa na yung babae na katrato siya, grabe, malos siya. Ako na katrabaho ng mapastoroy. Hindi na ko na una, malos siya ang kawag sa niya. Kaya na naman kay bana. Na naman kay asawa, no? Muna nga, ang atong tinguha, yado yada ang inyong tinguhaon karon kung paano ninyo nga pormahon ang inyong pamilya na hapsay. Diba lang mong hapsay? O kanaang hapsay. Gusto mo muna lang yung mga hapsay ha? Nanindot ba? Hapsay. Husay. Yan. O niya, puno sa kalimpay. Kanaang pamilya na puno sa kalimbay, kaoban ang mga anak. So, ang rason ng kung gano'ng nag-exist ka, gano'ng nagpamilya ka, tungkol kay ang kinigatong gihimo, para na lang din sa ato mga anak. Ang inyong paningkano, kihada, kihado, walang ko na kuna-una ang nanigkano mo sa pisang kinsa, kundi ang inyong paningkano para sa inyong pamilya, para sa inyong anak. So, ang inyong himoon, giyahan ninyo ang inyong anak na magtubo sila siya o kapamay mabot na nagagay mo, dosi mo na sila ka buong giyot yung taon o baka no, sobrahan pa pagpapinan, pwede naman, ano man dati pindira na ninyo na magkasawa mo na nga, tagahapon na aming ibisita rito sa Panaw, nga rito ay nagkukusiya ang yan mga bata atong pundit sa mga ba kong sister, iyo ni mga bata ka na siya, o pastor, sa pwede hindi ang isura, karoon pa ko tutupong mo niya ang bata ay na sister kay hindi ka na ito na rin na sister makapahuwal ka na kunya taghan ka na o pasukot na sa una mo talaga ikaw ang papa salamat brother pagpalaan ka makasawa ka o kanak ko ang dosin mo ikaw ko sa mga papa ay na sinisilingan na taas na yung lamisa, kaya ang anak, isinutso ka po. Yan, na, mag, tupong-tupong na lang ito, laray, ang
nagiging blessing po sa ila ang mga kabataan. Nagana din ang istorya din sa dinitin mismo sa katayangan, niya siya ako doon, ipakasawa ko ni atong tatay ni mo doon, onsi pa ang akong idad. At awa, onsi? Onsi pa po rin ang idad? Kuya, dahil siya, o, kuhan mo no, mura o, kapin po ko nung tuin siya, ipamagaran niya doon sa iyahang nabana. Kaya ihuwan na po nung ano sa Asia Madaga. Wow, eh, maura. Siya, sa usan na dito, siya doon na, medyo na yung po niya, kanaang dagat, iyang anak dagat. Siya, pero, kabalok ka, doon, ang ako mga anak poros profesional. See? Nga naman, kay ino siya, lain mo po kuno ang panahon karon kaysa kanya ito. Kay Arin Sumerits, kapalang mong Arin Sumerits, mga ng Dedikana lang na kasabot, niya makalangon lang ang mga anak, kasunod na sila. Una nga, kung sa unang ison, pero karon lain na magkakaroon kay high pitch na magkakaroon, kaya magkakaroon, nga high pitch na magkakaroon. Okay, so, depende po sa ato mga isuhon kung saan na ito pagpalago ang atong pamilya, no? Paano natin sila palaguin? Amen. Yan po, ihagayado. Biyaya ng Diyos ay nasa inyo ngayon. At yan nga, binigyan po kayo ng gift, binigyan po kayo ng kinakalooban po kayo ng napakagandang bata na binigay ng Diyos sa inyo. So, ngayong umaga, ating gagawin, atin pong ihandog ang bata. So, kay mga ninong, kayo po at kayong kongregasyon, kayo po ang atin pong kasama na atin pong ihandog ang bata. Now, alam kong mayroon kayong mga regalo sa inyong inaanak, mayroon kayong mga gift na tinatawag na tangible, no? Tangible gift. Pero, gusto na ako masuntihan tapong karon na buhatagdag pinaka the best na regalo sa Christian Europa. That is intangible gift mga itsuhan and that is our prayer. So muna ang atong mahimo. Si Hado, si Hada, nasa inyo ang paggabay sa inyong anak, nasa inyo ang pagtunlo sa inyong anak. Sa Biblia, ino pa sa Deuteronomy, nga itunlo daw sa anak nga adunay kusalan ka Dios, ibutang sa inyong aligi sa balay, ibutang sa tumatunga sa iyang mata, no, nga magkipasabot, ibutang laging ilagay sa isipan, amen, na kung kayo ay sumama sa sadaan, maglakad kayo, ang sabi ng mga kapatid na ituro mo sa iyong anak na mayroong Dios at yung Dios na iyon ay isa. So, yan dapat mga kapatid. At sila po ay may-guide. Yung mga bata, ang anak ay may-guide po natin sa tama pong daan mga kapatid. Sa tamang paglilingkod sa Diyos. No? So, muna nga kini nga itong kinabuhi ato ning anaron. Itawag ng anaron mga kapatid. Magiging habit po na ito nga magpasata sa Bible. Yado, huwag niyong kaligtaan na ituro sa inyong anak na kailangan magpasta sa Biblia. Kasi sabi ni King David, tingnan pa ni King David, your word that I hid in my heart, sabi ni King David, ang salita ay akin pong iningatan sa aking puso so that I might not sin against thee. So yan po ang sinabi ni King David. So dapat ang salita ng Diyos ay ingatan natin sa ating puso upang tayo po ay huwag makasabak kasala laban sa ating Panginoon. So isa pong kagalakan natin na tayo po mga kapatid ay may regalo sa Diyos at yun po ay ating mga anak. Treasure po natin ang ating mga anak ato ng bahagbi mga isoon. So karoon sa mga ninong o ninang siguro ang upan walang mag-ilhanay o upan yung panahon na mag-ilhanay mo. Pari ba? Niya. Dili naman na ganoon nga. Ano? Pari. Punch. I'll teach ka mo. Bawal. I'll teach ka ka karo. Mga, punch. Kamusta punch? At, ang upan mo, hindi ko mo, Maring. Mga, yan ang mga tawagan nila karoon.
chat sa mga klase ng mission ang ilang tawag ko marin. Kaya wala mga mission na daw ang mga mission na kalipas-lipas na mga kay kanaan na ilagina na mga mga patanong mo na karoon, bats, bats. Kung sa mga mga na ano, idea nga lang na tawag sa mga magkumari o magkumari, wala itong parin-parin, bats, bats. Ang sa no? So, muna yung panahon nga, mabuild up din po ang inyong natawag na relationship bilang magkumari, bilang magkumpari. Yan. So, ngayong umaga, atin pong ihandog inen ang bata mga kapatid, yan po na bilang kaloob ng Diyos sa kayado at sa kakay. Yan na. So, anong kondisyon ngayon ni Alicia Nova? Alicia Joy. Sabi Alicia Joy? Alicia Nova din. Okay. Pwede na yan na? Nagkaroon na? Okay na? Ang tanan kabuhan na mahimo mong ikaduhang at inikanan ni Alicia Nova. So, ang Diyos magkakaralangin niya, manindog ta, uban sa mga ninong o ninang, ang mga ninang, pwede po, forward po kayo dito ng munti po, mga ninang at saka yung ninong, forward po kayo dito. Yan. Okay po, kasi, pwede naman sa nga mo, ano po naman yan, yan, para din kayo ang mga ninang. Kasi medyo ano ba, circle ba ang pagkuma. Yan, yan, yan. Kasi, ipag-pray po natin si Alicia Nova. Kasi pilo niya? Si Kapulang. Lumagas. Lumagas. So, natin ang ating nagawin, no? Ikarga po si Alicia Nova. Ikarga po siya. Tapos, ihandog ko siya sa Panginoon. Tapos, kasabay din ko kayo sa prayer na si Lord po ay patuloy na pampala sa bata. At then, pasalamat din tayo dahil ibang katiwala, ilano, yaga, si Alicia Nova ay pinagkatiwala ilang ang Diyos sa inyo. Kaya dapat na po talaga siya na ating pagpasalamat. Naging instrumento lang po kayo para maging siya. At kung ano man, kanyang paglaki. Naging instrumento lang po kayo. Pero ang totoong nagmalari po sa kanya ay ang ating amang nasa kami. At siya po ang totoong nagmamalari sa ating buhay. At darating ang araw, itong buhay na ito ay isasawalin natin sa Panginoon. Kaya nga, darating ang araw na aaway-aaway kayo, hiram sa Diyos ang ating buhay. Bakit? Hiram lang po natin sa buhay na ito. Ipinagkatiwala sa Diyos sa atin. Kaya sa oras na ito, amen. Ang ating pong magagawa ay pasalamatan ng Diyos. Amen. Dahil ang Diyos ay napakabuti. Amen. Ang lahat ay gagawin ninyo ihanda para po sa ikabubuti. Amen. Sa inyong anak. At magiging anak pa at magiging apo at lahat ng mga kalong ng Diyos. At ano man ang mga bagay at anak ilitin ninyo sa mga ubaba. Ibalik ang pasasalamat, ibalik mga kapatid sa ating buhay, sa ating Panginoon. Kaya sa Alicia Nova, ating buhay sa Steve.
buhay ni Ano Jojo, ni Ano Panginoon, na pinagkalooban mo sila ng isang napakagandang anak at isang napakabait na anak, Panginoon, na ito po ay amin pong inilanok sa iyo, amin pong pinagkatiwala sa iyo, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord, na sa iyong mga kamay, sigurado po ang aming buhay. Narituloy ang mga ninang, mga ninong, ang aking nagdalangin, Panginoon, at patuloy mo rin silang pagpalain, ang iyong habag, ang iyong awa, Panginoon, ay patuloy din nilang bangkin na maraming pang mga kabataan na maging ninong sila at saka ninang hanggang sa ikaw, Panginoon, ang patuloy ng Panginoon sa kanilang buhay, gamitin mo sila na kagaya, Panginoon, na magandang ehemplo sa kanilang mga inaanak o mga darating pa na maging inaanak, Panginoon. Lord, ang ating dalangin o ka na patuloy mong gabayan ang bawat isa sa amin na sa loob ng